7 years later, parang bombang sumabog sa harap ni Casey ang problemang ginawa ni Jerome, carnapping. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na masasangkot sa ganoong kaso ang 17 anyos na pamangkin. My God, Jerome! Alam mo ba kung gaano kalaking problema tong ginawa mo? Mahina ngunit galit na usig niya rito na yukong-yuko ang ulo. Nasa loob sila ng police station. Sumugod siya doon matapos siyang tawagan ng mami niya at sabihing isinama ng mga pulis si Jerome. Napilitan siyang iwan ang tinuturuan niyang kindergarten class sa isang exclusive school dahil sa pag-aalala rito. At ganun na lamang ang shock niya nang sabihin ng mga pulis na nakausap niya kung anong reklamo laban dito. Miyembro daw ito ng isang sindikato ng mga batang-batang carnappers sa Makati. Tita Casey, maniwala ka. Hindi ko naman alam na carnap ang Starex van na ipinabenta sa kanina na Alvin at Louie. Paliwanag ni Jerome sa kanya habang hinihintay nila ang may-ari ng sasakyang binenta nito. Bakit sumunod ka sa utos ng mga barkada mo? Gusto ko lang magkapera, Tita Casey. Gusto ko kasing bumili ng motorcycle. Sabi ni Alvin sa pinsan daw niyang Starex na yun at pinabebenta. At kapag nabenta raw, maghahati-hati kami sa komisyon. Wala akong kamalay-malay na sila lang nakakaalam na kinarnap yun. Kahit ano pang sabihin mo ngayon, nasangkot ng pangalan mo sa gulong ito. At paniniwalaan ba ng mga pulis ang alibay mo? Halos magkulaps ang lola mo dahil sa problemang ito. Tita, sorry, ayokong bigyan kayo ng problema ni lola. Gusto ko lang naman talagang makabili ng motorcycle. Kung alam kong karnap ang sasakyang yun, hindi ko tutulong sa pagbabenta nun. Hindi mo alam na mga barkadang sinamahan mo'y miyembro ng isang sindikato ng mga carnappers sa Makati? Umiling ito. Mga anak mayaman sila, tita. Galing sa prominenteng pamilyang karamihan sa kanila, kaya hindi ako nagdudang ganun sila. Sinulya pa nito ang limang lalaking nakaupo sa isang sulok ng police station. Saka hindi ko naman sila kilalang lahat. Sina Louie at Alvin lang ang kilala ko dahil classmates ko sila. Anong gagawin natin kung hindi ka nila paniwalaan na wala kang alam sa mga activities ng mga grupong yan? Ayokong makulong, tita. Namula ang mga mata ni Jerome dahil sa pangingilid ng luha. Tulungan mo ko, please. Nakadama naman ang awa si Casey sa pamangkin. Hindi naman siya nagkulang sa pangaral dito, kaya naniniwala siya nagsasabi ito ng totoo. Naniniwala siya nagamit lamang ito ng mga barkadang nakilala nito mula ng mag-college ito. Nahuli na para malaman itong gumagawa ng ganong klaseng kalokohan. Nariyan na si Ms. Teresa Alonzo, ang may-ari na Starex van na kinarnap. Pinalitan ng plate number at pagkatapos ibinenta nyo. Pagbibigay alam ng pulis kay Jerome at sa mga kasama nito. Teresa Alonzo? Bumilis ang tibok ng puso ni Casey na marinig ang apelidong yun. Alonzo, sa dinami-dami ng mayayaman sa Pilipinas, isang Alonzo pinakiiwasan niyang makadaupang palad na muli. Baka ipakulong niya ako, tita. May nginig sa boses ni Jerome na pumutol sa pagbabalik-alaala sana niya sa nakaraan. Nasa mukha nito matinding takot habang hawak ang kamay niya. Ewan ko, binuntutan niya yun ng isang buntong hininga. I'll do my best para malinis ang pangalan mo sa gulong ito. Pagbibigay assurance niya rito, siya man ay natatakot para sa pamangkin. Paano kung hindi tanggapin ang alibay nito? Nasaan ang kumarnap ng sasakyan ko? Galit na tanong isang tinig ng babae. Sabay na napalingon sina Casey at Jerome sa entrance ng police station. Humahangos ang isang maganda at matangkad na babaeng animoy artista. Ang mga kabataang ito, Miss Alonzo, sabi ng isang pulis habang tinuturo ang grupo ni Jerome. Mga walang hiya kayo? Saan nyo dinalang van ko? Hindi ang galit ni Teresa Alonzo nagpaalarma kay Casey kung hindi ang matangkad na lalaking sunod na pumasok sa police station. Oh my God, no! Napaahon siya mula sa kinuupo ang silya habang nalalaki ang mga mata ng makilala ang lalaki. What tricks fate had played? Kung sino pang pinakaiiwasan niyang makatagpong muli ay siya pang dinadala sa kanya ng mga pangyayari, si Theodore Alonzo. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon at alam niyang hindi rin sapat ang 7 taon para makalimutan siya nito. Kung maaari lang sana siyang lumubog sa kinatatayuan ng mga sandaling iyon, ngunit huli na. Dahil walang kurap na nakatutok sa kanya ang mga mata ni Theodore Alonzo ng mga 2 hakbang na lamang ang layo sa kanya. Nagmistula siyang langaw sa harap ng isang palakang nakaambang lumunok sa kanya anumang sandali. At kaano-ano ni Theodore ang babaeng may-ari ng sasakyang kinarnap ng mga barkada ni Jerome.
Sa dami ng taong magagawa ng atraso ng kanyang pamangking, bakit kay Theodore pa na alam niyang naghihintay lamang na pagkakataong makaganti sa kanya? Ang babata pa ninyong mga carnappers na kayo, galit na sabi ni Theodore na itinutok ang tingin kay Jerome. Kitang-kita ni Casey ang paglitaw na makahulog ang ngiti sa mga labi nito habang humahakbang papalapit sa kanya. Long time no see, anito. It's surprising to see you here. Hindi ko inaasahang dito kita makikita after so many years. Kung sa bagay, hindi nga pala nakakapagtaka. For sure, may ginawa ka namang kasalanan in this time, hindi ka na nakalusot. Gusto niyang ibuka ang bibig ngunit tila sumakal sa kanyang lalamunan ang nararamdamang takot at tensyon. Sino ang isang ito? Tanong ni Theodore sa desk officer habang tinuturo si Jerome na napansin marahil nito nakakapit sa kamay niya. Kasama siya ng grupo, siya ang pinakabata. Muli itong humarap sa kanya. Kaano-ano mo itong binatilyong ito? Tanong nito. He's my nephew, sagot ni Casey na hindi napigilang mag-stammer. Lalong lumapad ang ngiti nito. Akalain mo, dito pa tayo muli magkikita? Pamangkin mo palang tarantadong ito. Anitong tila nakakaloko na saglit na sumulyap kay Jerome. Hindi siya nakakibo. Hindi niya may pagtanggol ang pamangkin dahil siya man ay may malaking kasalanan kay Theodore. Ang bata mo namang carnapper. Patuloy nito na muling tumingin kay Jerome na agad nagyuko ng ulo. Hindi carnapper ang pamangkin ko, Mr. Alonso. Hindi na niya napigil ang sabihin. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako, Janet. If that is your real name. But I believe walang impostor na magsasabi ng tunay na pangalan niya. Muli sumiray ang mapanguyam ng ngiti sa mapupulang labi nito. Hindi ito ang tamang pagkakataon para manumbat at maningil, Mr. Alonso. Narito ako para linisin ang pangalan ng pamangkin ko sa gulong ito. Linisin? At iniisip mong ganong kadali mong magagawa yun, Janet? Sangkot sa karnaping ang pamangkin mo. Ang malas lang niya, kapatid ko pang biniktima nila. Hindi ko ito basta mapapalampas. Kailangan silang maparusahan. I can explain. Nagamit lang si Jerome, hindi niya alam na karnap ang sasakyang yun. Inutusan lang siya ng mga kaibigan niyang humanap ng bayar. Nagkataong may classmate siya naghahanap ng second hand car. Kailangan masampahan ng kaso mga ito, Chief. Baling ni Theodore sa Chief of Police matapos baliwalain ang paliwanag niya. Why do you know her, kuya? Tanong ni Teresa Alonso. I know her. All of people. Siyang hindi ko makakalimutan. Makahulugan ng ngiting sabi ni Theodore habang nakatingin sa kanya. Nagkakilala na kami 7 years ago. Ano nga palang balita tungkol sa Starex van ko, Chief? Baling ng babae sa hepe. Nasabi na sa amin itong si Jerome kung kanina naibenta ang sasakyan at na-trace na namin ang bumili. Kaya lang ay nasa Baguio to. Pero nakipag-coordinate na kami sa Baguio Police. Isinauli na rin ang mga itong pera na pagbentahan. Hindi na nga lang kompleto. Sinauli ni Jerome ang binigay na komisyon sa kanya na mga kasama niya. Sabad ni Casey. Kapag hindi nakulong ang mga lokong to, marami pa mabibiktima ang mga to. Maigting na sabi ni Theodore. Hinarap nitong iba pang mga kasama ni Jerome. At muntik na nitong suntukin ang pinakamatanda kung hindi naawat ni Teresa. Pero may problema tayo rito kay Jerome, sabi ng hepe. 17 lang siya. Kung mapapatunayan mang may kasalanan siya, sa Boys Town natin siya itaturn over o sa rehabilitation center at hihintayin magbento uno bago mailipat sa kulungan. No, please. Hindi ako papayag na makulong ang pamangkin ko. Agad na protesta ni Casey. Hindi niya kayang isiping makukulong at masisirang kinabukasan ng pamangkin na mahigpit na ibinilin sa kanya ng ate Donna niya bago ito namatay. Isang makahulugan tingin ang binigay ni Theodore sa kanya, kasabay ng paghuhulog nito ng isang calling card na pasimpleng dinukot nito mula sa bulsa na suot nitong long sleeve polo. At alam niya kung anong ibig nitong ipahiwatig. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan na lamang ni Casey ang sarili sa harap ng isang telephone booth. Hawak niya isang phone card at ang calling card ni Theodore. Para siyang gamugamong lumalapit sa apoy. Ngunit kailangan niya itong gawin. Nasa kamay na magkapatid na Alonso ang kinabukasan ni Jerome at may pakaramdam siyang may iaalok na solusyon si Theodore sa problema niya kaya nito inihulog ang calling card. Kanina pa niya tinititigan ang cellphone number na nasa gawing ibaba ng calling card. Ngunit hindi niya magawang idayal ang mga numero. Nagpakawala siya ng buntong hininga. God, tama ba itong gagawin ko? Paano kung hinihintay lang niya pagkakataong ito para gantihan ako sa kasalanan na gawa ko sa kanya noon? Subalit kinurot ng awa ang puso niya kapag naiisip niya si Jerome na nakadetain na sa bilangguan. Wala akong kasalanan, Tita Casey. Ayokong makulong. Tila naririnig pa rin niya pakiusap na yun ang pamangkin. Bahala na, sabi niya sa sarili habang pinipindot ang mga numero ng cellphone ni Theodore.
Dalawang ring lamang ay may sumagot na sa kabilang linya. Hello. Halos magpatindig sa mga balahibo niya ang baritonong tinig na yun. Kung para sa iba'y perpekto marahil ang timbre ng tinig nito. Buong-buo, lalaking lalaki at makaka-attract na sinumang normal na babae sa kanya ay takot ang hatid ng boses nito. Hello Janet, I know it's you. Hindi man nakikita ang kausap, napipiho niya na nakaguhit na naman na makahulugang ngiti sa mga labi nito. At anong kapangyarihang meron na lalaking ito para malaman kaagad na siya ang caller? Inaasahan ba nitong tawag niya? Sinadya na nga niyang hindi gamitin ang kanyang cellphone para hindi siya nito matrace. Alam kong gagawin mong lahat para lang maisalbang kinabukasan ng pamangkin mo. Paniwalaan yung pamangkin ko, Mr. Alonso. Kung alam lang daw niyang car na pang Starex van, hindi niya pangangahasang ibenta yun. Kung wala siyang kasalanan, bakit mo ko tinawagan? Sandali siyang naumid. Bakit nga ba niya dinampot ang calling card ni Theodore? At bakit niya ito kinonta kung hindi siya naniniwalang nasa kamay nitong kaligtasan ni Jerome? Nakikiusap ako. Huwag niyo na siyang isama sa demanda. Histuyang para masangkot sa ganito. Siya ang nagsangkot sa sarili niya. Natural lang na idedepensa mo siya at sasabihin wala siyang kasalanan. Pero hindi ako kumbinsidong inosente siya. Ipinaliwanag na namin ang side niya. Nagkamali siya sa pagpili ng mga kakaibiganin niya. Too late. Nadami na siya bago niya nakilala ang tunay na kulay ng mga kaibigan niya. Hindi ako nagtataka kung bakit lumaking liko ang utak ng pamangkin mo. Ikaw pala nagpalaki sa kanya. Isang manluloko kaya isang kriminal ang pinalaki. Humigpit ang hawak ni Casey sa receiver. Nasaktan siya sa pang-iinsulto ni Theodore. Sige, sabihin mo nang kahit anong masasamang salitang gusto mong ipukol sa akin. Tatanggapin ko dahil may kasalanan ako sa'yo. Doon man lang ay mabawasan ang kasalanan ko. Ang concern ko na lang ngayon ay ang pamangkin ko, Mr. Alonso. Huwag niyo na siyang isama sa demanda. Spare him his future. Isang malutong at nakakabinging halakhak ang halos tumulig sa kanya. Bahagya niyang inilayo ang auditibo sa kanyang tenga. Masarap pakinggang nakikiusap ka, Janet. Now, you're asking a favor. Please, Mr. Alonso, maawa ka sa pamangkin ko. Please, maawa ka sa pamangkin ko. Please, oh what a sweet word to hear from the mouth of a wicked deceiver. Tumatawa pa rin sabi nito. Well, pag-usapan natin yan. Bakit hindi? Wicked deceiver? Halos bumingis sa kanyang mga ginamit na mga salita ni Theodore para tukuyin siya. I'm not a wicked deceiver. Agad ang tanggi ng isip niya. Pero minabuti niyang huwag na lang magsalita. Ang importante sa kanya ay ang huling sinabi nito. Pag-uusapan natin yan. Meaning, bukas si Theodore sa pagpapatawad kay Jerome sa isiping yun ay nakasilip siya ng pag-asa, ng kahit konting pag-asa. Pero hindi ito basta gumagawa ng pabor sa telepono. It would be better kung pag-uusapan natin yan ng personal. Muli siyang kinabahan. What do you mean? How about dinner tonight? Dinner? Bakit kailangan pa silang mag-usap sa gitna ng isang dinner? Hindi kaya may binabalak si Theodore? Hindi malayong ito nang ang pagkakataong hinihintay nito para makapaghiganti sa kanya sa kasalanang nagawa niya rito 7 years ago. Kasalanan sa tingin niya hindi pa nito nakakalimutan. Ako ang natatakot sa gagawin mo, Casey. Nag-aalala ang sabi ng kanyang mami habang nasa harap siya ng dresser at nag-aayos ng sarili. Pupunta siya sa dinner date nila ni Theodore para ipakiusap dito na huwag na isama sa demanda si Jerome. Tulad ng ginawa ko noon, kaya kong gawin ng kahit na ano para kay Jerome, mami. Tinapatan niya ng hair blower ang kanyang bangs. Pero natatakot ako sa pwedeng gawin ni Theodore Alonso na yun. Hindi naman ako kakainin nun, mami. Saka siguro naman napatawad na niya ako kahit 7 taon na rin na nakakalipas. Pero bakit kailangang over dinner pang kailangan niyo pag-usapan? Malamang na manunumbat yun. Baka gusto akong paliguan ng mura. Well, tatanggapin kong lahat ang sasabihin niya, mami, para mabawasan man lang ang galit niya sa akin. Mag-iingat ka, Casey, ha? Paalala ng mami niya. Kinakabahan talaga ako. Baka may pinaplano siyang masama sa'yo. Babae ka. I can take care of myself. Ito naman kasi pamangkin mo. Sukat bigyan tayo ng ganito kalaking problema. Huwag na natin sisihin si Jerome, mami. Malalampasan din natin to. Kinuha niyang kanyang leather shoulder bag na nasa ibabaw ng dresser at muling hinagod ng tingin ng sarili sa salamin ng dresser. Isang brown suede mini dress ang suot niya. Hinayaan lang niya nakalugay ang buhok na hindi pa umaabot sa balikat. Simpleng hikaw at choker na may pendant na puso ang tanging accessories niya sa katawan. Nag-apply rin siya ng makeup pero manipis lang. Hindi naman sa pagyayabang, marami sa mga kaibigan niya ang nagsasabing nagtataglay siya ng gandang hindi na nangangailangan ng makeup dahil sa natural na mapupungay na mata, malalantik na eyelashes, mapupulang lips at magandang cheekbones. Nang masiyansa nakita ay nagpaalam na siya sa mami niya.
Kala sa bar. Doon ang usapan nila ni Theodore na magkikita. Iginiya siya na receptionist sa table na ipinareserve ni Theodore. Wala pa ito. Pilit mang niyang i-relax ang sarili, hindi niya magawa. Tensyonado siya sa muling pagkaharap nila ni Theodore. Dalawang ulit na siyang uminom ng tubig. Dalawang ulit na rin siyang tumingin sa suot niyang relo. May 15 minutos na yata siya naghihintay nang biglang sumulpot sa gawing likuran niya ang isang bultong sukat. Ikagulat niya. Did I keep you waiting? Theodore? Napaahon siya sa kinauupuan. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sa entrance nang galing kung hindi mukhang sa loob. Naghinala tuloy siyang kanina pa ito naroon at pinagmamasdan lamang siya mula sa hindi kalayuan. At hindi niya naiwasang kabahan sa isipin yon. Pakiramdam niya ay may kung anong iniisip ito sa pakikipagtagpo nito sa kanya sa lugar na yon. Sit down, Janet, sabi nito. Napayuko siya nang tawagin siya nito sa pangalang ginamit niya nang magpanggap siya rito noon. At parang makahulugan ng pagbanggit nito sa pangalang yun. Marunong ka naman palang tumupad sa usapan, Janet. Makahulugan ng ngiting patuloy nito habang bahagyang nakakiling ang ulo sa kanan. Ay, tot, hindi ka darating. Alam mong importante ang pakay ko sa'yo. Hindi siya makatingin ng tuwid dito habang sinasabi yun dahil tila napapaso siya sa mapanuring titig nito. Oo nga pala. Gusto mong iligtas sa lethal injection ang pinakamamahal mong pamangkin. By the way, umorder na muna tayo. Ipinagpapasalamat niya na nalipat sa menu ang pansin nito. Binuklat na rin niyang menu na nasa kanyang harapan. Ngunit manakanakay tinataas niyang tingin para sulyapan ang binata. Kung noong una nilang pagkikita striking ng personality nito, ngayon ay higit pang lumakas ang dating ng pagkatao nito. Though 7 years had matured him, his character lines gave him an added quality of arrogance and superiority. Ngunit may lutang na aloofness sa matigas na ekspresyon ng mukha nito at may impresyon siyang mahirap itong lapitan. Kulang sa emosyon at wala sa bokabularyo magpatawad. Kapag binabalikan niya sa isip ang soft features at gentleness ng Theodore na una niyang nakilala, gusto niya sabihin ibang Theodore ng kaharap niya ngayon. You order, Janet? Pukaw nito sa kanya. Yes, sagot niya na halatang panginginig ng kamay niyang may hawak na menu. Kaunti lamang in-order niya dahil pakaramdam niya hindi siya matutunawan ngayong si Theodore ang kasalo niya. You look nervous, puna nito sa kanya. Do I? Pinilit niyang umiti kahit napipilitan lang. Oh well, hindi ko maiwasang hindi matense. Natatakot ka bang baka may gawin ako masama sa'yo? Alam kong hindi mo gagawin yun. Mabuti kang tao. Yes, sa mga taong gumawa rin ng mabuti sa akin. Pero sa'yo, do you expect me to be kind to you? It seems hindi mo pa rin nakakalimutan yung Theodore. Makalimutan? Sa tingin mo ba'y ganun kadaling kalimutan ang ginawa mo? May nanguuyam ng ngiti sa mga labi nito. Kitang-kita niyan sa kabila ng sabsod na liwanag. E na-expect ko na ito, kaya mo ako inimbita rito para sumbatan sa kasalanan ko sa'yo. Hindi ako santo, Janet. Please stop calling me Janet. Casey ang pangalan ko. May palagi kasi siyang alam na rin itong totoong pangalan niya. Casey? Yes, Casey. Bakit naman sa tingin mo'y patatawarin na lang kita ng ganun? Makakalimot ba ako ng ganun-ganun lang? Humingi na ako ng tawad sa'yo. I'm sure that my memory serves me right. You never showed up pagkatapos mo akong lukuhin. Nagpadala ako ng sulat na humihingi ng tawad sa'yo. I never received any. Huwag na tayong maglukuhan para lang makapaghugas ka ng kasalanan. Nabawasan na siguro intensity ng galit ko pero hindi ko makakalimutan yun. Hindi pala nakarating ditong pinadala niyang sulat. Isa lang ang ibig sabihin nun. Malalim na puot ang kinimkim nito para sa kanya all these years. I'm so sorry, Theodore. Malumanay ngunit totoo sa kanyang kalooban ang sinabi niya. Saved by the bell. Lumapit ang waiter para ihain ang kanilang orders. Pero sa tingin niya eh hindi siya makakakain kung ganitong nasa harap siya ng isang taong tinuring na siyang kaaway. Kakaunti yata ang in-order mo. Why don't you enjoy this dinner date? Tanong nito sa kanya. Hindi naman ako gutom, sabi na lang niya. Nagsimula na rin itong kumain at lihim niya itong pinagmasdan. Napakaringal nito maging sa paraan ng pagsubo, parang isang royalty. Maging yung paghawak nito ng kubyertos at pagnguya ay parang dinumero. Tulad sa mga aristokrat, tiningnan niya mga daliri nito at hindi niya alam kung bakit kinatuwa niya nang hindi siya makakita ng singsing doon. Binata pa siya hanggang ngayon, parang hindi siya makapaniwala. Ipinahanap kita noon para usigin sa ginawa mo sa akin, mayamay sabi ni Theodore. Pero nagtago ka yata sa ilalim ng lupa para iwasan ako. Bilib na talaga ako sa'yo, naisahan mo na ako, napagtaguan mo pa. Kaya pumayag ako makipagkita sa'yo ay para personal na makapagpaliwanag at makahingi ng tawad sa'yo, Theodore.
Mapagkumbabang sabi ni Casey. Hindi ko gustong gawin yon, kaya lang ay naipit na ako. Inipit ka ng mga balesteros? Hindi ka agad siya nakasagot. Wala nang dahilan para protektahan mo mga taong nag-utos sa'yo na gawin sa akin yun. Makakadagdag pa sa kasalanan mo sa akin ang pagtatago mo ng katotohanan. Alam ko namang ang mga balesteros ang nag-utos sa'yo para i-frame up ako. Marahan siyang tumango. Ginamitan niya ako ng emotional blackmail. Napilitan akong gawin yon dahil desperado na ako makuha sa poder nila sa Jerome. Napatigil ito sa pagsubot na tigilan tinitigan siya. Oh, what do you mean? Anak ng ate Don ako si Jerome sa youngest brother ni Governor Edwin Balesteros na si Emil. Tumigas ang anyo ni Theodore matapos punasan ang table napkin ng bibig. Oh, what a small world! Isa palang Balesteros si Jerome at isang Alonsong ginawa niya ng kalokohan. Lalo pala akong may dahilan para parusahan si Jerome. Hindi mo dapat idamay si Jerome sa kasalanan ng mga Balesteros sayo. Kaya ako nga siya inilayo sa pamilyang yun ay para burahin sa sistema niya ang pagiging Balesteros niya. Yun din ang dahilan kung bakit napilitan akong gawin ang inuutos ni Governor na i-frame up ka. Pagkatapos na magkasabay mamatay ni na Ate Don at Emil, kinausap namin ang mother ko si Edwin Balesteros para kunin si Jerome. Hindi siya basta pumayag. Nakiusap ako at doon niya sinabi sa akin na kondisyon niya para ibigay niya sa akin si Jerome. Ang i-frame up ka para sirain ang pangalan mo at para mapigil ka sa pagtakbo mo sa eleksyon. And you succeeded in doing that, matiim na sagot nito. Pero alam mo bang hindi lang akong sinira mo dahil sa pagpayag mong magpakasangkapan kay Balesteros? Nag-pause ito para sumubo. Speechless siya dahil alam niya ito ang panahong pinakahihintay ni Theodore para isumbat sa mukha niya ang naging kasalanan niya rito. Alam mo ba kung anong binunga ng ginawa mo? Hindi na tuloy ang magaganda kong plano para sa lalawigan namin. Si Balesteros pa rin ang nanalo at nagpatuloy na maghari-harian for another 3 years. Marami pang naipapatay niya at 2 ulit ding pinagtangkaan ang buhay namin ng lolo ko. Marami pang buhay ang sinira ng drugs na silang nagkakalat. 3 taon pang nagmistulang may martial law roon at nabuhay sa takot ang mga kababayan ko. Mabuti na lamang at napatunayang dinaya niya ang nakalaban niya ng nagdaang eleksyon at pagkatapos ng 3 taon ay dineklara ng COMELEC na ang kalaban niyang tunay na nanalo. Natapos ang paghahari-harian nila kaya hindi ka lang sa akin nagkaroon ng kasalanan, pati na rin sa mga kababayan ko. Nahirapan si Casey na lunukin ang huli niyang sinubo. Pagkatapos ng 7 taon, lalo pang yung pinabigat ni Theodore ang kanyang konsensya. At hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit naging carnapper ang pamangkin mo. Galing pala siya sa angka ng masasamang tao. Uulitin ko, hindi carnapper ang pamangkin ko. Anayang hindi napigil na pumiyok. Kaya pala naiwan siya sa kulungan. Yun nga ang dahilan kaya ako narito eh. I'm begging you, Theodore. Nagamit lang siya ng mga barkada niya. Tradisyon ba talaga sa pamilya niyo magpagamit sa katarantaduhan ng ibang tao? Medyo tumaas ang boses nito. Kahit masakit na mga salitang binabato nito sa kanya, ay pinilit niyang lulukin. Ibibigyan niya rito ang kalayaan at karapatang gawin yun. May kasalanan siya rito kaya magdusa siya at baka sakaling makabawas yun sa galit nito sa kanya. I won't buy that alibi, Casey. May kasalanan ng pamangkin mo kaya dapat lang siyang maparusahan. Kung hindi mo siya nadisiplina, this is the right time para gawin yun. Napatigil siya sa pagsubo sa labis na pagkagitla. Huwag mong idamay sa Jerome sa pagpaparusa o paghihiganti mo sa akin. Wala siyang kinalaman doon. Hindi ko siya dinadamay sa paghihiganti. May kasalanan siya kaya dapat siya maparusahan. Sinasabi ko na ngang wala siyang kasalanan eh. Kaya nakikiusap akong huwag mo na siyang isama sa mga idedemanda niyo. Criminal offense ang carnapping at ayoko makulong sa Jerome. Iniligtas ko nga siya sa maruming buhay ng mga Balesteros. Pagkatapos masisira din palang buhay niya. Hayaan mo makiusap sa akin si Edwin Balesteros. Sa pangalan na lang Balesteros si Jerome, kaya huwag mo rin siyang idami sa galit mo kina Governor. Tingnan mo si Jerome bilang isang kabataang tatanggalan mo ng future kapag tinuloy mong isama siya sa demanda. Minor di edad siya, kaya hindi pa siya sa kulungan babagsak, kung hindi sa Rehabilitation Center for Minors. At least doon, hindi siya mabubugbog at mapagsasamantalahan ng kapwa niya lalaki. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito, sakay pinagpatuloy ang maganang pagkain. I'm begging you, Theodore. Hindi mo man aminin sa akin, alam kong ginagamit mo si Jerome para makaganti sa akin. Please, ako na lang ang parusahan mo kung hindi mo pa ako napapatawad. Ilabas na natin ang pamangkin ko. Makahulugan siyang tinitigan nito. You're beautiful, Casey. Lalo na ngayon nakikiusap ka at para kang maamong tupa. Sayang at nagtanim ka ng kasalanan sa akin. You could win, my lady, to be honest with you. I was mesmerized noong una kitang makita, an angelic and innocent looking face. A devil in disguise,
Tatanggapin kong anumang igagawad mong parusa sa akin, Theodore. Isang makamandag na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Pumayag kaya si Theodore sa pakiusap ni Casey? Ano naman kayang ipapataw ni Theodore sa dalaga kapalit ng kalayaan ni Jerome? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.